Magandang araw po, ito po si Chinky Tan with The Bottom Line. I have been in the industry of relational marketing for the past 12 years. Marami na rin ako mga pagsusubok na nadaanan, mga pagkakamali, at also success. So, bago po tayo talaga maging matagumpay sa negosyo to, kailangan po maintindihan po natin mga foundations o mga kaalamanan bago tayo ay maging successful. So right now, let us start with the industry of relational marketing. So bago po natin maintindihan ang relational marketing, kailangan maintindihan po rin natin ang mga ibang pamamaraan ng pagnenegosyo. Ang una po yung tinatawag nating traditional business. In traditional business, meron kang mga rental, meron kang fixed overhead, no? Kailangan magpautang at meron ding risk. Yun po ang disadvantage ng traditional business. At the same time, in traditional business, it's entirely focused on selling. Okay? Pag hindi ka nagbenta, wala kang kita. In direct selling naman po, like Tupperware, real estate, insurance, ito, maganda pong negosyo to. Pag may benta, may kita. Pag walang benta, wala rin kita. This industry is also focused entirely on selling. But in relational marketing, it's very different. Hindi to nakafocus sa selling. As a matter of fact, the more you are focused on selling, the less you will earn. Maybe nagtataka kayo, ano ibig mong sabihin? Kung mas magaling ako magbenta, mas maliit ang aking kikitain. Ito po, ipapaliwanag ko po sa inyo. Like for example, in relational marketing, no, we're not focused entirely on selling. We're also focused on what we call as inviting and teaching. Mag-i-invite lang tayo at magtuturo. Halimbawa ko po sa inyo. Halimbawa, there are 31 days in a month. You want to focus on selling lang. Magbebenta ka lang. 31 days, you sell one product a day. So, pag nagbenta ka ng one product a day, you sold how many products in a month? 31. Pero ang tanong ko, unang tanong, first is, how many people you talk to? Ilan tao? 31. Number two, is this part-time effort or full-time effort? It's full-time effort. It's dependent only on your own effort. Number three, what type of income? It's called linear income. Pag sinabi po nating linear income, one straight line. When work stops, income stops. You're only good as your last sale. That's when you focus entirely on selling. Pero sa negosyong relational marketing, it's not focused entirely on selling. It's focused on what we call as inviting and teaching. Halimbawa naman po, it starts from you. Mag-invite ka ng lima mong friends. Itong lima mong kaibigan, nag-invite at nagturo din ng lima. 5 times 5 equivalent to 25. Pag in-add up niyo yung 25 plus 5 plus 1, that's a total of 31 people in your team or organization. First rule in marketing po, you must be a product of the product. Kailangan bumili muna tayo ng produkto. Subukan muna natin kung effective. So you just imagine, 31 people, nag-trial lang ng tig-iisang produkto. Ilan ang production ng grupo mo? That's 31. Did you get the same result from selling and inviting and teaching? Selling, 31. One product day, 31. Inviting and teaching, 31 people buying one product, 31. Pareho po. Pero anong pagkakaiba? How many people did we talk to? Lima. Next, is this part-time or full-time? Part-time, kasi lima lang kinausap natin eh. And last, this is what we call as leverage income. When you say leverage income, it's not anymore dependent on your own effort. It's dependent on other people's effort too. Just like what Henry Ford says, I'd rather have 1% of 100 people's effort rather than 100% of my own personal effort. Yun po tinatawag nating difference between selling and inviting and teaching. Next, ang question naman ng mga tao, pag sumasali sa ang ganitong negosyo, is, sino yung aking target market? Sino naman maglalabas ng ganung kalaking pera sa hirap ng panahon na yun? Alam nyo, ang gandaan, mga kapatid, in this type of a business, iba po yung market natin. We're not looking for people who wants to buy, but we're looking for people who wants to earn. Ipapaliwanag ko po sa inyo. If let's say I take a survey of people around this room and magtatanong tayo, sino po sa inyo dito ang gustong kumita, magkaroon ng additional income? If I see a raise of hands, karamihan, 90% will say gusto nilang kumita. And what if I ask the same group of people, sino man po sa inyo dito ang gustong gumastos pagkatapos po ng meeting at pagpapaliwanag ko, bebentaan ko pa kayo? If I ask them to raise of hands, probably mga lima or dalawa, konti lang. So that only proves 80% of people wants to what? Earn, and only 20% want to
spend. Hindi naman sa ayaw nilang gumastos, pero walang budget eh. Walang panggastos. That's the reason why ang kagandahan sa negosyo nito. Our focus is not to sell. If your focus is to sell, ang hinahanap mong group ng tao, yung 20%, yung gustong gumastos. Our focus here is to what? Invite and teach. Mag-invite ng tao gustong kumita at turuan din sila kung paano kumita. Malaki bang acting market? Yes, 80%. So huwag tayong matatakot, ang target market natin hindi yung mga gustong bumili, pero yung gustong kumita. And lastly, we have to understand, if you want to become wealthy, you just follow or copy what the wealthy people are doing. Just like itong negosyo nito, napakasimple lang. I just copy those people na naging successful. Like, if you want to become a millionaire, you just follow a millionaire just like Ray Kroc. Sino to si Ray Kroc? Ray Kroc is the owner of McDonald's, mga restaurants, no? And hamburger chains worldwide. My question to you, mga kapatid. Ano po ang binibenta ni Ray Kroc sa McDonald's that made him a billionaire? Think for a while. A lot of people will say, hamburger, french fries, yung mga foods niya. Yes, I do believe. Pero tanungin ko rin ko po kayo, meron ba kayong mga kamag-anak or makaibigan na mas magaling pa rin magluto ng hamburger kaysa kay Ray Kroc o sa McDonald's pero hindi naman sinyaman nila? That only proves 50% ng negosyo niya is selling hamburger and french fries. Pero anong pinaka-main business ni Ray Kroc? What's the other 50%? The other 50% is selling the system of what? Franchising. Likewise, in this business of relational marketing, yes, 50% na binibenta po natin yung products na binibenta, yung minumove po natin. Yung pension, education, and other types of product we are selling in MIB. But the other 50% is selling the system of what? Relational marketing. Ito mong sistema natin, is we're not going to invest millions of dollars or millions of pesos. We only invest a few thousand pesos. Pero this is what we call as people franchising. Mga kapatid, sana naman po ay natutunan nyo naman ang basic ng relational marketing. Again, this is not focused entirely on selling, but this is focused on inviting and teaching. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat. Maraming nagsasabi, para tayo maging matagumpay sa ating buhay, kailangan lang ay maging masipag at matiyaga. Yes, tama po yun. Pero kailangan rin po natin maintindihan na kailangan maging matalino rin tayo. We need to work smart sa panahon ngayon. Kung ikukumpara mo sa isang Metro Aid na nagwawalis ng kalsada compared to a bank president, sa palagay niyo, sino po ang mas masipag at mas matiyaga at mas mahirap pong trabaho? Definitely yung Metro Aid. Pero sino po ang mas pinapasweldohan na malaki? Definitely you, bank president. So, ganun din po sa negosyo. Nowadays, we need to understand the word called leveraging. If you want to become wealthy, kung gusto po nating yumaman, dalawa po ang bagay na kailangan nating i-leverage. Una, time. Pangalawa, money. Oras at pera. Just like Henry C. He has only 8 hours to work every single day. So, ano pong ginawa niya? Siya po ay nag-employ ng 1,000 employees working 8 hours for him every single day. So, 1,000 employees times 8 hours, a total of 8,000 hours working for Henry C. every single day. Anong tawag po natin doon? Ang tawag po natin doon ay time leveraging. Ginagamit ni Mr. C. ang oras ng ibang tao para siya ay makinabang. Number 2. Kung gusto mo po natin gamitin ang money leveraging principle, you have 35 million pesos in the bank. Ilagay mo sa time deposit. It gives you an annual income of 10% interest per annum. More or less, kikita po tayo ng 3.5 million pesos every single year na walang ginagawa. Yan po naman po ang tinatawag nating money leveraging. You allow money, ang pera, ang nagtatrabaho para sa iyo. If you have this combination, yung tinatawag natin time and money leveraging, ay yayaman talaga tayo. Ano naman po ang relation niyan sa relational marketing? Sa relational marketing, we also work on the same business model. Halimbawa, it starts from you. Nag-invite ka ng 5 tao. Yung 5 times 5 will become 25. 25 times 5 will become 125 times 5, 625. Pag tinotal mo po lahat yan, that's a total of 781 people in your entire team or organization.
So, 781 people times 8 hours part-time, more or less, that's around 50 plus thousand hours working for you every single week. Kasi lahat ng mga effort ng mga tao, yung mga oras ng tao, papasok yan sa'yo eh. Ang question, makikinabang ba tayo sa relational marketing? The answer is yes. Yan po naman ang tinatawag nating time leveraging. Let's say naman, the same group of people, 781 people, mag-invest po sila ng 10,000 pesos each sa negosyo. 781 people times 10,000 pesos, that's around 7.8 million pesos in terms of your total group sales. In relational marketing, you get a certain profit. Meron tayong porsyento sa buong group. Let's say, bigyan tayo ng kumpanya ng 10%. Ano naman po ang 10% ng 7.8 million? 10% of 7.8 million is 780,000. Question, mga kapatid. Sino po naglabas ng 7.8 million? Kayo? O lahat tayo, naglabas ng tigta 10,000, ginup natin, naging 7.8 million. Hindi tayo nagpautang, wala tayong risk. But the difference is, you get a certain percentage sa buong group. Imagine nyo po, 10,000 ang linabas mo, ang bumalik sa atin is how much? 780,000 pesos. Yan naman po tinatawag nating money leveraging. Let me ask you right now. If you have these two things working for you, time and money leveraging, will you become rich just like Henry C? Yes. So that's the reason why, mga kapatid, there's a lot of wrong perception, especially when you talk to traditional business people. Pag kinausap mo sila, o mag-i-invest ka ng 10,000, pwede kang maging milyonaryo dito, hindi sila maniniwala. Pero pag pinaliwanag po natin tong time and money leveraging, I'm sure maiintindihan po ninyo ang negosyong relational marketing. Necessarily make more money than you. Halimbawa po,